Nakakatuwa po na pagpasok pa lang po ng pwinto, ramdam na po yung sayo nung members natin na wow, nakabalik na tayo sa church! Blessed day, brothers and sisters in the body of Christ. Welcome to Jesus Christ, our hope and redeemer. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Give Him praise, give Him praise! And happy Mother's Day! Palapak pa more! Hallelujah! Praise God! Hallelujah! First of all, I humbly thank the Lord for another opportunity to share with you the Word of God. Hallelujah. Let us open our Bible to Proverbs chapter 31, verse 25 to 31. Please let us all stand. Hallelujah, praise God. Verse 25. Strength and dignity are her clothing, and she laughs at the time to come. She opened her mouth with wisdom, and the teaching of kindness is on her tongue. She looks well to the ways of her household and does not eat the bread of idleness. Her children rise up and call her blessed. Her husband also, he praises her. Verse 29. Many women have done excellently, but you surpass them all. Charm is deceitful, and beauty is vain. But a woman who fears the Lord is to be praised. Give her of the fruit of her hands, and let her works praise her in their gates. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we're so very thankful for how you have gathered us in this beautiful church. Thank you for a beautiful praise and worship. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Truly, Lord, that in your presence there is fullness of joy. We commit this service to you. It is a heartfelt prayer for whatever we have said and done and yet to be done, only for the glory of your name and for the blessing of everyone. This is we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, and by the power of the Holy Spirit, let us simply say, Amen. Amen. Please be seated. Hallelujah. Praise God. Ang title po na ating pag-uusapan ay The Woman Who Fears the Lord. Marangal at kagalang-galang ang kanyang kaanyuan. Nakita niyo mas nanay pet. At wala siyang pangamba sa bukas na darating. Kaya mga nanay, huwag tayong worry ng worry, no? Para sa bukas, God will provide. Ang mga salita niya ay puspos ng karunungan.
at ang turo niya ay pawang katapatan. Kaya po magbasa tayo at mag-aral ng Biblia. Sinusubaybayan niya ang mabuti ang kanyang sambayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Ito lang, mas maraming ginagawa ang mga nanay kaya sa mga tatay. Tatay, magtrabaho lang, pero ang nanay talagang maghapon gumagawa. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri siya ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila ay nakahihigit ka. Mandaraya ang pangakit at kumukupas ang ganda. Ngunit, babaeng gumagalang at sumusunod sa Diyos ay pararangalan. Ibigay sa kanyang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Palapakan po natin ang mga nanay. Hallelujah! Praise God! Meron po akong tatlong slide. Meron po akong tatlong bagay na ating pag-uusapan tungkol sa who is the woman who fears the Lord. Number one, she is a faithful woman. Number two, she is a caring woman. And number three, she is a wise woman. Letter A. She is, letter number one, she is a faithful woman. And letter A, she is faithful to her husband. Proverbs chapter 31 verse 12 says, she does him good and not harm all the days of her life. Pinaglilingkuran niya ang kanyang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at hindi kasamaan. Letter B, she is faithful in their daily duties. In Proverbs chapter 31 verse 13 says, she seeks wool and flax and works with willing hands. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga. Mahabi ng kanyang tela ng lumang damit. Hindi po bili ng bili. Yung iba pong ganyan is, bil mo ako nun, bil mo ako nyan. Honey, bil mo ako nun, bil mo ako nyan. So, may mapapakinabangan pa at may kunting ano lang, tayin na lang po natin. No, para po tayo sa ano. So, and let us see, she managed her time to her family's advantage. In Proverbs 31:15 says, she rises while it is yet night and provide doors for her household. Bago pa sumikat ang araw ay inahanda na ang pagkain ng buong pamilya. Kaya lang minsan, kape na lang. 3-in-1 pa, instant coffee. And who is this woman who fears the Lord? Number two, she is a caring woman. I want you to tell the story of heart-touching story of mother. Ito po ay isinulat ng kanyang anak. Ang aking ina ay nagtitinda sa harap ng aming school. Sa tuwing nagpupunta ang aking mother sa school, ay kinutokso ako ng aking mga kaibigan at ang sabi, your mother has only one eye. Kaya ang hiling ko lang ay lumayo ako sa aking ina. Lumayo sa aking ina, sa aking buhay. Until one day, galit na galit akong pumakatok sa aming bahay. At ang sabi ko sa aking ina, sa tuwing pumupunta ka sa school, pinagtatawanan nila ako. Bakit hindi ka pa mamatay? Pero wala akong narinig na salita.
sa aking ina. At ang sabi ko, I wanted to go away from the poverty and from my mother. Kaya nag-aral ako ng mabuti hanggang may sumulat sa akin ng university sa kabilang lugar. Na doon na ako mag-aaral. And I left my mother. After years, I finished my study. I worked hard and I got married. I bought a house, then my children too have become. Now, I was happily living a successful person and I said, I love this very much. But one day, suddenly, I saw my mother on my door. Then everyone began to ask me, who is that? Sasabihin ko sana na siya ang aking ina. Kaya lang, naisip ko na baka mawala lang ang lahat ng kasiyahan na natatamo namin. Then, my little daughter ran away from my mother's peel of an eye. Then, also I asked my mother, who are you? How dare you come to my house and scare my daughter? Get out of here! After listening to this, my mother responded peacefully to me. Oh, forgive me. I got the wrong address. Until one day, my old school invited me for some work. After going to my old school, I went to my house. I found that my mother had fallen on the cold floor. Even after seeing this, my eyes did not get tear. There was a piece of paper in her hand. Perhaps she had only a letter for me. And she wrote, my son, I think my time has come for me to go now. I can not even come to your house, but once I want to see you, I want to meet you, I miss you a lot. And when I heard that you are coming from some work in your old school, I am very happy. But I decided not to go because of being an eye. I would not go to school for you, and I did not want to see you feeling nervous. You will remember that you were very young. Then you had an accident, and you had a loss of one of your eyes. Because of being a mother, I could not see you grow on one eye. Then I gave you one eye. And today, I am proud that my son can see the whole world. I have never been sad about whatever you did. I still remember the time you were younger, then you always lived around me. I remember you very much. I love you. You are only once for me. After reading all of this, I felt that I hated the person who lived for me all my life. I was crying for my mother. Now, I realize my biggest mistake. A
At hindi po natagal, siya'y binawian bilang buhay. What is the moral of this story? Huwag po tayong magalit to a person with disabilities. Dapat po unawain natin sila at tulungan po natin sila. And never ever disrespect your parents. Never forget their sacrifices. They have always been giving us the right path. For the children, the parents sacrifice their happiness and forgive all the mistakes of children. We should always respect them and give them love. In Exodus chapter 20, verse 12 says, honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. Nararapat lang po na galangin natin at mahalin ng ating mga magulang dahil sila'y pinagpala at binigyan ng Diyos ng kapamalaan. Sabi rin po sa Genesis chapter 1, verse 27, nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan at sila'y nilalang isang lalaki at babae at sila'y pinagpala. Kasi nagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak, ang buong daigdig. At kayo ang mamamahala nito. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Also in Proverbs chapter 23, verse 25, let your father and mother be glad. Let her who bore you to rejoice. Sikapin mong ikaw ay maging karapat-dapat ipagmalaki ng iyong mga magulang at madudulutan mo ng kaligayahan ang iyong ina. Who is this woman who fears the Lord? Number three, she is a wise woman. Also in Proverbs chapter 31, verse 26 says, she opened her mouth with wisdom, and teaching of kindness is on her tongue. Kaya po mga nanay, ingat-ingat lang po sa pagbibitaw ng salita. Kung hindi lang po maganda, sasabihin, mabuti pong manahimik na lang. Kaya po. Also in Psalms chapter 111, verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. All those who practice it have a good understanding. His praise endures forever. Ang takot at pagsunod at paggalang sa Diyos, at ito ang simula ng karunungan. Taong masunurin, pupurihin lubos. Purihin ang Diyos magpakailanman. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Also in Proverbs chapter 15, verse 33, the fear of the Lord is instruction in wisdom, and humility comes before honor. Ang paggalang at pagsunod sa Diyos ay matuturo sa atin ang karunungan, at ang magpakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. Kailangan po natin magpakumbaba sa Panginoon. Ang babaeng nagtitiwala sa Diyos at binibigyan ng instruction ng pamilya na gawin iyon. Siya rin po ang babaeng
na ang bibig ay punong-puno ng pagpapuri sa Diyos. At siya rin ang babaeng naghahanap ng kailan para pumuri. At sa aking po pagkatapos, maraming babae na mabuting asawa. Ngunit ang babaeng may takot sa Diyos, sa kanila, nakahihigit ka. Hallelujah, praise God. Ibibigay sa iyo ang lahat ng parangal. Karapat-dapat ka sa pagpapuri ng bayan. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, praise God. Hallelujah. So, like we, this one stand for the closing prayer. Hallelujah. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, muli po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Salamat, Lord, sa napakagandang mensahe na ito'y aming ipamuhay at maging aral sa bawat isa. Salamat po sa buhay na ibinigay mo sa amin, mga magulang. Dahil kundi dahil dito, wala po kami sa aming inalalagyan. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa biyayang pinagkaloob mo sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thanks God. Shout!